sa isang recording artist. Sumali na rin siya sa mga sing competition sa telebisyon. At ngayon ay hangad niya na mas maibahagi pa sa marami ang kanyang music with their passion, determination, and talent when it comes to music. Welcome dito sa Rising Shine Pilipinas, our performer of the day, Joyce Espinoza. Good morning, Joyce. Good morning po. Ang ganda-ganda naman ito. And good morning sa mga nanonood sa atin ngayon. Talaga nakaka-good sa ating mga ka-RSP ang face ng ating kasama ngayon. Ang ganda-ganda. Salamat po. Oo, kasing ganda ko. Anyway, naglabas ka ng original song mo entitled Pangako Mo. Ano ba to? Yes, parang po. Ano ba to? Pang broken-hearted song ba to? Kwentuhan mo kami, paano mo to nabuo? What's the song all about? How it was, the inspiration itself and how you were able to have this song. Go ahead. Opo, actually tama kayo sa unang sinabi niyo na pang broken heart talaga siya. Ako. Pero panalo agad si Pinoy Henyo. Ayun, Pero ano po siya, kung babasahin natin yung lyrics, parang sa tingin natin na common na love song lang siya. Pero po may mas malalim pa siya na meaning na nakahulugan. So, kung iintindihin siya, kaya analyze po natin yung lyrics nung kanta na maririnig niyo mamaya. doon niyo po marirealize na ay, parang tungkol pala po ito sa pangakong napako. Ayun. Na-experience mo na ba to? Ay, hindi pa. Pero marami ng pangako sa'yo na ipako ng ibang tao. Kahit totoo hindi po, sa love. Opo, opo. Pag ganun especially ni Mabel kahampasin mo na. Ay, hindi. No to violence. Opo. O, ilang beses ka na rin daw sumali sa mga TV sing competitions. May plano ka ba sumali ulit? Or gusto mo munang mag-focus muna sa iyong career? Kwentuhan mo kami. Kung may opportunity po na darating, why not grab it po, di ba? Kung mas makakadagdag naman po sa makaka-reach na mga tao through my music, sasali po ako kasi po it's an experience din naman. Yes, di ba? Tsaka we learn from all the experiences na pwede nating makuha. Yes po, totoo po. Uy, may plano ka bang maglabas soon ng more original songs? At may gusto ka rin ba mga collab ng mga artists? Kung meron, sige, sino-sino ba yan? Gusto ko po mag-release pa ng bagong kanta kasi po nagsusulat din po ako ng song. Pero po yung sumulat po ng kanta ko, Pangako Mo, yung Pangako Mo, manager ko po, siya po yung nag-compose ng kanta. So kinuha niya lang po ako as an interpreter ng kanta, si Sir John Ray Malto po. Tapos yung gusto ko naman po makakolab na singer na idol na idol ko po talaga siya, fangirl. Mm-hmm. Si Gigi Delana po. Oo, iba yun eh, no? Grabe lalo po na yung bakit boses. Nga bang, ano, bakit nga ba mahal kita? Ang taas. Totoo po. Kaya mo ba yun? Pagising na po yung boses. Oh, oh. Kaya naman po, kakayanin. Oo. Oh, oh. Talagang mega vocalization dapat pag sa umake. Yes po, totoo. Uy, beauty queen ka din. What are your plans? Dati po, nung lagi po akong sumasali sa mga beauty contest para po sa mga bata. Yun po, sa preteens. Tapos parang dun na din po na-develop yung love ko for charity works. Kasi po, every summer, dun po sa barangay namin, nagpapa-feeding program po kami sa mga batang nakatira po malapit sa city landfill po namin. At least, yun. Diba, kumbaga, you're a singer, you're also a beauty queen with a purpose. Pero balita namin, siyempre, kayo, ikaw ay may mga upcoming gigs din. Kwentuhan mo kami. Saan ka namin ifa-follow? Yes po, pwede niyo po akong mahanap sa aking Facebook page, Joyce Espinoza, sa YouTube channel ko po, Joyce Espinoza, sa Instagram, Joyce Espinoza _. Tapos po yung mga upcoming events ko, this coming April 22 sa mga taga Subic, Zambales, mapapanood niyo po ako mag-perform sa Subic Eye Festival opening. Wow! Ayan. Good luck! Maraming salamat ha, sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong talento. May handog kang isa pang awitin para sa amin. So, hindi na namin patatagalin pa. Ladies and gentlemen, here's Joyce Espinoza. Mm-hmm.
Sa may kapal, hindi